Yes, hi, Bowie. Hello, How are Pony. you? I'm good. Kamusta? Ayan. Gumagwapo ka. Oh, thank you. Ayan. So, loveless o may love life? Wala tayo nun yan kasi busy tayo sa career. Hindi natin pwedeng pagsabihin yun. Sure. Bakit wala akong love life na yan? Siguro dahil sa nature na rin ng trabaho. Parang, syempre, you know, like, hindi naman everyone can accept what I'm doing. So, at saka, ano, budget? Budget na, oh yes, malaking gastos din yan. Sa right time, di ba? Hindi natin pwede ibigay yun sa kanila ng mas mahaba. Yun. Kumusta ang work? Okay naman. May work ka ba ngayon? Yes, meron ko. Anong work mo ngayon? Business analyst ako sa isang BPO. BPO? BPO. Ayan. Yeah, BPO. Ilang years ka na doon? More than 2 years na. Sino si Buwi? Ano ba? Si Buwi ay isa simpleng tao. Ano ba? Ano ba gusto mo marinig, Ab? Yung lahat. Ano ba? Ano? Taga Makati. Vegan. So, ako ay isang vegan. Ang vegan ay isang tao na hindi kumakain or gumagamit ng kahit anong bagay or kahit anong produkto na nanggaling or ginamit sa hayop. So, yung mga animal testing or yung mga anything that parang anything that uses animals, yun yung mga bagay na hindi namin sinusuport. No meat? Hindi kami kumakain ng karne. How about fish? Ang fish po kasi ay animals, mga animals din. So, hindi namin sila kinakain. Hindi rin namin sila ginagamit for experimentation or mga gamot. Plants and herbal lang? Plants po, basically. Plants po. Lahat na, anything plant-based, mushrooms or anything synthetic, plastics. So, for example, instead of us using leather shoes, meron naman mga synthetic leather. So, yun yung mas bibili namin. Matagal ka na sa pagiging vegan? Vegan po ako for 5 years. So walang pinagbago ba ang pagiging vegan sa isang, katulad namin na kumakain ng meat and Well, wala naman pong difference talaga pagdating sa pagkain. Kasi anything naman na maisip mo na kainin, pwede mo siyang i-veganize. For example, nung naging vegan ako, before hindi naman ako mahilig kumain ng gulay. Kasi pag gulay, ayoko talaga. Sobrang nadidiri ako sa gulay. So, yung lahat ng kinakainin, like munggo, I'm sorry, yung mga lechon kawali, giniling na baboy, meron yung vegan counterpart, so pwede siyang i-veganize. So, madali lang naman siya kasi nakakain ko pa rin, or when it comes to food talaga, kasi nakakain ko pa rin yung mga favorite ko. Ah, okay. So, parang kumakain ka rin ng natural na mga kinakain ng mga vegan. Yes, yung for example, yun nga, yung mga lechon kawali, pwede naman siyang i-veganize eh. Pwede siyang gawin, instead of using pork or pig's flesh, ang ginagamit namin para mamimik yung taba is like yung tapioca starch. Kasi pag niluto mo yun, nagiging parang taba yun. Tapos may mga meat replacement naman, yung like mushroom. No cholesterol at all? Yes, ang lahat ng plant food, zero cholesterol siya. So wala kaming ingestions of anything with cholesterol. Paano mo natuklasan yung ganyan vegan? May nag-influence sa'yo? Wala naman nag-influence sa akin, pero kasi may instance na before kasi overweight ako, sobrang taba ako. Tapos, nagtatry ako mag-lose ng weight. Ang dami ko nang tinry na diet, nag-keto, South Beach, and mga ganong bagay. Wala, puro failed attempt. So, may mga friends ako na vegan. So, parang napansin ko, sige nga, try ko nga yung pagiging vegan. Then, sa YouTube kasi, pag nagsisearch ka, yung algorithm nun, kung ano yung sinesearch mo, ano usually pinapanood mo, ano siya, parang, ayun yung nasasuggest sa'yo. So, one time, may nasuggest sa akin na video na ang title niya is Earthlings. It's a documentary na ninarrate ni Joaquin Phoenix. Kung wala lang mo si Joaquin Phoenix, siya yung sikat na actor na nag-play ng Joker, yung recent na Joker movie. So, narrated siya ni Joaquin Phoenix, tapos the documentary talks about how we use animals for food, for clothing, sa experimentation. So, pinanood ko yun, the entire documentary. Tapos, nung natapos ko siya, dun ko na-realize na hindi yun yung nature ko. So, I don't wanna use animals for my, ganyan na kasi. How about pagdating naman sa syempre, nag-keep sex ka rin. Yes po. Yung about sa hindi yun bawal, hindi yun... Ay,
sa veganism naman po kasi is walang bawal. It's something na hindi mo lang gagawin because it's your choice na hindi mo siya gawin. Pero sa ano naman po, yung sa nature ng trabaho ko ngayon na I do contents at mga adult contents, wala naman akong restriction kasi kung ililimit ko yung sarili ko na makipag-content lang sa vegan, eh wala akong magagawang content talaga tol, kasi wala naman akong kilalang content creator na vegan din. So, pagdating sa trabaho, hindi ko naman nililimit na puro vegan lang yung makakatrabaho. Kasi wala talaga akong magagawa. Wala akong magagawa. Opo. Pero paano yun? Kasi yung kinakain nila, hindi mga vegan. Siguro pwede. Ayun pa, isa, sorry, isisigit ko lang. Ang isa sa mga requirement naman na pinag-uusapan, kasi meron kami niyang agreement eh. Bago kami mag-start ng collaboration, nag-uusap muna kami kung ano yung mga restrictions namin, ano yung mga agreement. So, syempre, ang ano doon, ang pinaka sinasabi ko sa nila, kailangan pag mag-meet tayo, malinis na tayo, parehas tayong properly ano, group. Well, parang yung hygiene is ano, it's very important. So, siguro yun yung minsan natatakot ako yun, na baka pag paghaligan ako, ganun, mapakain ko yung kinain nila. Pero yung ganun, hindi naman siya issue kasi cross-contaminate. Kasi we live in a non-vegan world, hindi naman perfecto to it. Itong ang kinakainan ko, pwede itong pinaglutuan ng or ginamitan na ano, pero dahil nga hindi naman perfecto yung mundong ginagalaw ko, hindi naman din natin yung pwedeng parang imagine na kailangan perfect yung lahat. Yes. Nag-ano ka rin ba? Nag-worry ka pag ganun mga situation? Ang pinaka-worry ko lang is yung invite niya ako na kumain sa labas. Oh, yeah. Kasi pagka ganun is... Naghirapan nga ako sa iyo eh. Ayoko yung nag-a-adjust. Kaya ang, as much as possible, tinatanong ko siya kung gusto mo lumabas, then let's ano, let me choose kung saan tayo kakain, saan tayo magdi-dinner or magla-lunch kaya. Pero siguro ang pinaka-worry ko lang is yung mapag-usapan namin yung mga bagay-bagay na alam kong hindi siya comfortable pag-usapan, like yung kasi food is part of our ano parang parte siya ng pagiging tao natin. And yung veganism kasi, it's questioning your choices. Mm-hmm. So pag pinag-usapan namin, baka pwedeng pagtalunan pa namin. And in ending, hindi pa kayo magagawa ng contents kasi may... Kapag-collab. Oo, may different views kami pagdating. So, pag trabaho, trabaho lang talaga. Hindi na kami mag-uusap. Ang dami mong followers, dami mong ano sa... Yes. Ano, sa Twitter at sa... paano mo na-gain yung followers mo? To be honest, tito, wala pa talaga akong idea kasi I started nung December lang. So, maybe 3 months pa lang po ako. So, hindi ko rin alam kung paano ko nakuha yung ganung kadami followers na parang nag-post ako ng video, nag-post ako ng picture ng video. Pagkagising ko, meron na ako agad 2,000, 3,000 and then padami siya ng padami. So, parang around everyday na dumadagdag na 1,000 to 2,000 followers at tuloy-tuloy siya hanggang ngayon. Ano nag-provoke sa'yo para gumawa ng isang adult content? Feeling ko ang pinaka nag-push sa akin is pangarap ko na kasi talaga pa nung bata pa ako na parang sabi ko parang gusto kong maging ano, porn actor. Gusto ko gawin. Kasi hindi ka parehas ng yung kwento ko ng kwento na iba na parang pumasok sila dito kasi wala silang pera, wala silang alam ibang gawin trabaho. Ang wish mo talaga ito na... Yes po. Kasi ako nakapagtapos sa man ako. Sa adult content. Yes, yes. Personal choice ko talaga to. Hindi siya pumasok ako dito because wala akong ibang alam gawin or ano. Hindi siya ganun. Hindi kaya yung frustrated actor pa kaya dun ka na uwi sa pagiging adult content? Hindi ko po masasabi yun kasi unang-una hindi naman ako mahilig umarte. Hindi naman ako nag-attempt maging artista before. So gusto ko lang talagang nung bata ako kasi first time gumakapulod ng porn kasi yung tatay ko minsan naiiwan yung VHS pa yung uso nun. Naiiwan niya yung VHS niya na halos mabasa ko porn pala yun. Tapos parang napalag yung sabi ko, parang gusto ko itong gawin pag malaki na ako, pag nasa tamang age na ako. Pero syempre, hindi siya nangyari dahil, you know, alam mo yung stigma ng society natin na hindi siya trabaho dito and it's illegal in the Philippines. So, hindi ko siya nagawa. Then late, na-realize ko na siya, pwede ko pala siyang start. Hindi pa huli na para ito pa rin ko yun. Pero walang nag-offer sa'yo dati ng mga wala po. Bakit? Kung gawa mo naman yun. Hindi ko po alam eh, pero nag-attempt ako noon mag-show. Hindi po siya showbiz, pero meron show kasi noon sa ABS-CBN, yung Inig. Naging part ako ng show na yun, pero not as an actor, pero as yung parang mga nag-i-investigate. Dun, yung paranormal investigator dun sa, ay, kasi ginagawa na lang din ano yun, show sa Studio 23.
yun na yung pinaka una natatanda ko nung nag-showbiz ako, and then hindi naman ko siya ginawa long term kasi ilang months na ako nun, wala na ako agad.